Pinamahagi ng pamahalang panlalawigan ang tulong pinansyal para sa mga benepisyaryo ng Department of Social Welfare and Development Aid to Individual in Crisis Situation or DSWDIX nitong araw ng Huwebes, 25 ng Nobyembre na naganap sa Quezon Convention Center, Lungsod ng Lucena. Pinangunahan ni Governor Danilo Suarez ang gawaing ito kaysa sa 2nd District Board Member Ina Liwanag, 4th District Bukal Doray Tan, former Board Member RC Malite, Honorable Yayin Villasenor, Mauban ABC President Ferlul Yamas at former PCSO Director Betty Nantes. Umabot naman ang bilang ng mga kalalawigan nating nakatanggap ng nasabing tulong ng nasa 500 individual na kailangan ng medical, educational, food at burial assistance na nais sa katuparan ang gawaing ito sa pakikipag-ugnayan ng pamahalang panlalawigan at Provincial Social Welfare and Development Office or PSWDO sa DSWD. Sa naging mensahe ni Bukal Liwanag at Tan, kanilang ipinaabot ang patuloy na suporta sa mga programa at serbisyo ng pamahalang panlalawigan na tumutugon sa suporta para sa ating mga kababayan at hangad nilang makatulong ang natanggap na assistance sa kanilang mga kagastusan sa araw-araw. Ang araw po ito ay napakabiyaya para sa ating lahat. Isang pagpapala na totoong ang pagpapasalamat, ang pagkatakot sa Diyos at ang pagsunod sa kanyang mabuting gawain, ito ang kailangang umiral. Kaya Governor Danny, maraming salamat po sa iyo pong tunay na malasakit para sa taong bayan. Sa effort po, sabi nga po ng ating minamahal na Governor, hindi ko kayo pababayaan. So muli po malakpakan natin ang minamahal natin, Gobernador, dahil kahit re-enacted budget po kami for the last 10 months, hindi po tumigil ang serbisyo ng pamahalang lalawigan. Lagi pong naghahanap ng pamamaraan ang minamahal nating ama ng lalawigan. Lagi po siyang lumalapit sa iba't ibang national agencies para lamang po makapagbigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Ganyan po ang serbisyong Suarez. Habang sa naging mensahe ni Governor Suarez, kanyang ibinahagi ang mga hakbang at pamamaraan na ginawa upang maaprobahan ang budget ng ating lalawigan at magugol ang pondo sa pagpapatuloy ng pagbibigay ng mga programa, proyekto, serbisyo at tulong para sa ating mga kalalawigang labis na nahihirapan dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19. 70% po ng UMC ay taga-Lucena. Wala po naman tayong pipili. Kung gusto ng ibang tagabayang pumunta sa Lucena City General na bago, wala po naman problema. Basta po, hindi natin mapipigil ang pagdami ng tao, magkakasakit at magkakasakit tayo, mas maraming ospital, mas mabuti po para sa ating lalawigan, mga kasama. Magkakaroon na rin po tayo ng mga renal center, yung pong mga may depresya sa kidney. Maglalagay na po tayo ng mga center para sa dialysis. There is an ultimate medical apparatus. Mas precise po sa CT scan. Ito po ang MRI. This costs hundreds of millions, mga kasama. Nung si Governor po ang minority leader, si Secretary Duque, kailangan aprubahan po ang budget ng DOH, mga kasama. Sabi ko kay Francis, Francis, hindi ko nakikwestiyonin yung budget ng DOH. Pidya mo lang ng MRI ang probinsya ng Quezon. Yari na po yung building. Tinatapos na po ang bidding. Magkakaroon na po tayo ng magnetic resonance, MRI. Samantala, tuloy-tuloy naman ang paghahatid ng mga serbisyo at programa ng ama ng ating lalawigan sa buong probinsya kaakibat ang iba't ibang nasyonal na ahensya upang marami ang mapagkalooban ng tulong kasabay nito ang pagsiguro ng pagsunod sa health and safety protocols sa anumang aktibidad na isinasagawa sa ating lalawigan. Arn Inelo, Kapitolyo, para sa Tao. ABS-CBN News.